God bless, good morning guys. Hello. Ayun guys, ang verse of the day natin ay Kawikaan 17:13 be. Bubasa dito be. Kapag masama ang iginanti sa mabuting ginawa, ang kapahamakan sa buhay ay di mawawala. Ayan. Kapag ang ginanti daw sa mabuting ginawa ay masama, ang kapahamakan daw sa buhay hindi nawawala, o, di ba? Yung kabutihan na ginawa sa ng kapwa mo, puro katraiduran ang gagante mo. Ay, yung kasamaan daw sa buhay, hindi daw mawawala. Ayan. Kaya napakabuti ng Lord. Ay, bakit tayo napunta dito? May matutunan tayo dito, guys. Ayun. Ayan. God bless. Good morning, guys. Ayan, guys. Mag-opening prayer tayo. Lord, maraming salamat sa araw na ito. Naway may unawaan kami sa mga verse na babasahin. Ipabasa mo sa amin sa araw na ito, Panginoon. At patuloy nga may matutunan kami. May pamuhay namin. Salamat sa pag-iingat mo sa bawat isa sa amin, sa mga nanonood, sa mga nakikinig. Napatuloy nga kaming ligtas sa bawat araw dahil sa blood covering. Amen. Thank you, Father God in heaven. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. Ayun, guys. Ayun doon sa ating binasa. Proverbs 17 verse 13. Kapag masama daw ang ginanti sa mabuting ginawa, ang kapahamakan sa buhay hindi nawawala. O, diba? Kasi nga, karma is real. Kung ano daw yung ginawa mo, yung dalawaanihin, ang ginawa mo ng mabuti. Pero kapag tayo naman ay ginawa natin ng mabuti, gantihan pa tayo ng masama, ay huwag tayo magsisi kasi ang Diyos naman ang maganti sa atin ng kabutihan. Pero siyempre mag-ingat na rin naman tayo. Kasi minsan laganap talaga sa tao yung katraiduran. Buti pa nga aso eh. Yung pag nalagaan mo, mahalin ka ng buong puso. Yung tao minsan, gawan mo ng buti. Ano guys? Tunay naman yun guys, kaya may paalala ang Lord. Amen. Thank you Lord. Ayun, Kawikaan pa rin, 21:18. Sabi dito, ang masama na balak sa taong matuwid ay babalik sa liko ang pag-iisip. O, di ba? Ayan, ginawan mo ng mabuti, tapos igaganti sa'yo puro kasamaan. O, di ba nangyari ito? Ayun, yung kadugsong itong ating mensahe ngayon guys, itong call kay Saul, kay King Saul at saka kay David. Ayan. Lahat ng kabutihan na ginawa ni King Saul kay David kay King Saul ay puro kasamaan yung ginanti niya, puro katraiduran. Kaya nga, di ba ka, minsan buhay pa yung kapalit. Ayan, guys, doon tayo pupunta, ang punot dulo ng ating nito. May matutunan tayo doon sa kwento ni King Saul at ni David. Praise God. Thank you, Jesus. Ayan, sabi dito sa 1 Samuel 18 verse 9 hanggang 15. At mula noon ay naging doon muna sa 6. Matapos mapatay ni David si Goliath, nagbalik na si Haring Saul at ang kanyang mga katauhan sa bawat sila mga kababaihang umaawit at sumasayaw sa saliw ng tamburin at alpa. O, diba? Sumasayaw. Doon guys, yung mga tao, mga babae, sumasayaw pag nagpupuri sa Lord. Ikaw si Ben. Ganito ang kanilang awit. Pumatay si Saul ng 1,000,000, si David na may 10,000. Oo, ayan. 10,000. Tunay naman yun. Nung napatay na si Goliath, guys. Ay, ito naman si King Saul, imbes na matuwa. Abay, nagalit pa siya. Sabi dito sa 8, hindi nagustuhan ni Saul ang niharing Saul. Yung sinasabi sa awit, labis niya itong kinagalit at sinabi niya, kung sinasabi nilang 10,000 ang pinatay ni David, at ako'y 1,000,000 lang, kulang na lamang na siya ay kilalanin nilang hari. Diba? Pasalamat nga siya. O, ayan yung pinagsimula natin na pagka yung mabuti, masama ang ginanti. Ang kapamakan daw sa buhay, hindi daw nawawala. Kaya may matutunan tayo dito. Praise God. Ayan, sabi dito, verse 9, at mula noon ay naging masama ang kanyang paningin kay David. O, tingnan mo. Nakapatay si David ng 10,000 kalaban, pati si Goliath ng patay niya. Eh, minasama pa rin itong si King Saul. Si King Saul kasi may pagkamangmang at may pagkainggit. Tapos na sila, aray. Hindi naman dahil nusgahan natin si King Saul. Ang ibig sabihin nito, may matutunan tayo. Baka mamsahol pa tayo dito kay King Saul. Ano? Pinagharian tayo ng inggit at sama at traiduran. Ayun, bukod pa yan guys, inagambala siya nung mga masamang espiritu. Tapos si David pa rin ang tumutugtog para siya ay gumaling. Kinabukasan si Saul muling ginambala ng masamang espiritu at naging parang baliw. O, tingnan mo yan. Yung kasamaan talaga at katraiduran, parang nakakabaliw yan guys. Tama, parang baliw do si King Saul. Diba? Anong pakialam natin kay King Saul? Diba tayo dapat ang mag-isip kung tayo bagay parang baliw? Ano?
Yung kayabangan, yung kasakiman at katraiduran na yan, para ka talagang baliw din yan. Hmm. Walang matinong tao na mag-isip ng masama sa gumawa ng mabuti sa kanya. Oh, ang daming kabutihan ni Jesus, ginantik samaan kasi nga, parang baliw daw sabi dito sa ating binasa. Kaya tinugtog ni David ang kanyang alpa tulad ng ginawa niya araw-araw. Hawak noon ni Saul ang kanyang sibat at dalawang bisis niyang sinibat si David sapagkat gusto niya itong patayin. Ngunit parehong nailagan iyon ni David. O tingnan mo yan. Hmm. Si David lang nakatulong sa kanya hanggang sa napatay si Goliath. Pero ginantihan pa niya ng katraiduran at kasamaan. O diba? Gusto pa niyang patayin. O yan. Dito sa dulo ng kwento natin guys. Si David, si King Saul ang nautas. O. Dalawang beses niya nga naman pinahanap. Pero niligtas ng Lord si David. Ano, praise God. Thank you Jesus. Ayan. Ay tayo pa naman kaya hindi makaranas ng paninira nitong mga baliw na ito. Ano, parang baliw daw. O. Si Saul ay natakot kay David sapagkat si David na ang pinatnubayan ni Yahweh at hindi na siya, tunay naman. Mm. Diba? Nagkasala na siya doon sa mga nauna dito mga kapatid. Ayaw niya tanggapin kasi nga pinag-initan pa ito si David. Ayan tuloy. Verse 13, kaya para mapalayo ito sa kanya, ginawa niya itong puno ng 1,000 kawal. Ibaba mo na ipagnahan si David ang kanyang mga tauhan at anuman ang kanyang gawin ay nagtatagumpay siya sapagkat pinagbayan siya ni Yahweh. O diba? No, tumayan din naman dati si King Saul, hindi nga nakasunod at naging ma-pride na. Mas marunong pa sa Diyos. Kaya ito nga pinalit si David na hindi pa rin niya matanggap. Ayan. O ayan. Dahil dito, lalong natakot sa kanya si Saul. O, ayan. Lalong natakot sa kanya to si Saul. Kaya gumawa na ng masama. O, diba? Ayan. Kaya pag hindi ka pong tumanaw ng kabutihan, ay talaga namang mapapasama ka talaga. Ayan. May matutunan tayo dito, guys. Hindi tayo, nung nakapokus kay David, husgahan natin si King Saul ng masama. Abay, isip-isipin natin. Tapos na sila. Baka tayo, ito yung Saul pa kay King Saul. Ano? Puro kasamaan nagari sa puso natin, puro inggit paninira, parang baliw. Ayan, doon sa ating binasa guys, para daw baliw, o diba, parang baliw naman tayo yung mga taong hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Imposibleng tao ba guys, kahit anong kabutihan gawin, may puro kasamaan na ginaganti. Naranasan natin to guys, yung mga tao bang baliktad ang pag-iisip. Ayon dito sa 17 First Samuel pa rin guys, 17:17. Minsan, sinabi na Saul kay David, ipakasal ko sa iyo ang anak kong si Merab kung maglilingkod ka sa akin ng tapat at buong giting mong ipagtanggol ang bayan ng Diyos. Ngunit ang talagang nais niya ay mapatay ng mga Pilistiyo si David upang mawala na ito sa kanyang landas. O tingnan mo yan. Matapos sa tinulungan ni David, abay, ang mga kunyari, o pinaano niya. Diba, katraiduran yun guys. Walang kapatawaran nga naman minsan yung katraiduran. Ginawa niyang pinuno, hindi dahil gusto talaga niyang pinuno, kasi gusto nga niyang mapatay doon ng Pilistiyo si David para damula sa landas niya. Ay ito naman si David, laging anong tatagumpay dahil pinatubayan nga siya ni Yahweh. Ayon doon sa 18 verse 14, sabi nga dito, First Samuel, anuman ang kanyang gawin ay nagtatagumpay siya sapagkat siya'y pinatubayan ni Yahweh. O diba? Pinatubayan siya ni Yahweh, kahit yung raidor na siya nung bandang huli ni King Saul, ay tuloy pa rin siya. At hindi din naman talaga siya lumaban kay Saul. Kaya ayan. Niligtas siya ng Panginoon ng Panginoong Yahweh si David kahit na tinatraidor siya ni King Saul doon sa 1 Samuel 17:17. 1 Samuel pa rin guys, 18 verse 29 to 28:29. Lalong naniwala si Saul, ayun, lumaban nga to si ano, na nagtagumpay pa din siya mga kapatid. Hindi natin binasa kasi sobrang ng haba. Pero kung gusto niyo guys, basahin tong 1 Samuel chapter 18. Napakabuti ng Lord sa buhay ni David. Patakot-takot na pang traidor ni King Saul dito sa kanya, pero niligtas na paulit-ulit ng Panginoon kasi nga ang plano nga ni Lord ay dapat maganap sa lingkod niya si David. Amen. Thank you Lord. Ayun, di ba guys, yung pagka naglingkod tayo sa Panginoon, napakadaming King Saul na ito na nababaliw, anong gagawin sa'yo na panghahamak. Ay, pero pag ikaw naman ay pinili ng Lord para maglingkod sa kanya, magtiis ka lang kasi nga huwag ka lang gumanti sa kasamaan kasi nakalagay dito eh. Ang mga mabuti daw ang ginawa pag purok sa mana ay ginanting. Kapag hamakan daw sa buhay, hindi daw nawawala. Ayon din doon sa binasa pa rin natin na Kawikaan 21:18. Ang lahat daw ng hinahangad ng masama ay mabalik sa liko ang pag-iisip. Liko ang pag-iisip doon si Saul, aray.
Kaya bumalik sa kanya lahat ng plano na laban kay David, sa kanya bumalik. Hallelujah. Ayun, basa na rin natin yung 1 Samuel 18 verse 28-29. Amen. Lalong naniwala si Saul na si David ay pinatnubayan ni Yahweh. Tunay naman. Doon nga. Lagi siyang nagtagumpay. Yahweh at nakita niya kung gaano ito kamahal ng anak niyang si Merab. Si Mikal. O, ayan. Yung si Merab, nung sinabi niya ipakasal niya doon sa 17-17, pagkatapos binigay niya sa iba. Ayun, may isa pa siyang anak na si Mikal. Ayun, doon na naman niya pinakasal. Kasi gusto talaga niyang mapatay nga si David. Tapos yung tulungan. 29. Kaya lalong natakot si Saul kay David mula noon. Itinuring na niya itong kaawan. O, ayan. Diba? Ito naman kasi si King Saul, tagbasahin mo itong ano, siya ay masamang hari. Pati nga si Jonathan, gusto niya ipapatay. Doon sa 1 Samuel uli, ayun, katakot-takot na paghangad ni David dito na ani Saul na ipapatay si David matapos ang gawa ng buti. Ayun, sa kanya din mang bumalik. Ayun, kaya nga bumirang. Ayun, sabi nga doon sa binasa natin ng pinagsimulan. Proverbs 17:13. Ayun, ayun dito sa 23 verse 14. Si David ay nagtago sa si araw-araw niya pinahunting din sa ating mga binasa. Kaya tumakas na lang si David. O takas lang sa takas. Hindi sa lumaban kung marahil kung labanan niya. Kayang-kaya naman yung labanan. Pero halip na lumaban siya. Tumakas na lang siya ng tumakas. Sabi dito sa 1 Samuel 23 verse 14, si David ay nagtago sa ilang at maburol na lugar ng Sif. Araw-araw hinahanap siya ni Saul, ngunit hindi itinulot ni Yahweh na makita siya nito. O, diba? Praise God, napakabuti ng Diyos. Hindi pinaintulot ni Yahweh na makita siya. Praise the Lord. Kaya, ano man yung nagnasa natin kung sa mga nababaliw na ito. Ayan, sa verse 10, 18 verse 10, sa kinabukasan Saul ay muling ginambala ng masamang espiritu, naging parang baliw. O, nakabaliw talaga yan. Espiritu na yan na apasok sa mga tao. Nakabaliw kasi nga. Mga taong wala naman talaga sa Panginoon. O, dito nga sa 26-27, masusukol na dito. 1 Samuel 23 pa rin, guys. Masusukol na si David ni King Saul. Pero kumilos pa rin ang Panginoon. Diba? 26-27, 1 Samuel 23 pa rin. Samantalang, nasa kabilang panig ng bundok sina Saul, sila David naman ay nasa kabila at walang ibang mapuntahan. Masusukol na lamang sila ni Saul. Ay, masusukol na lamang sila, guys. Kumilos pa rin ang Panginoon. O, diba? Napakabuti ng Lord. Nagmumuntik-muntik ka na tayo. Pero ang Diyos ay napakabuti. Kumikilos pa rin siya para iligtas tayo. Kailangan lang ang ating maginagawa ay ayon sa kabutihan ng Lord. Amen. Pero siyempre, pag tayo gumagawa ng masama sa kapwa, tulad to si Saul, ay malamang huwag tayong umasa. Nang dumating ang isang balita, sinabi kay Saul, magbalik na po kayo at sinasalakay tayo ng mga Pilisteo, o diba? Sino nagpakilos noon, nagpasalakay? Si Yahweh pa din. Kaya bumalik na sila. Praise God. Thank you, Lord. Ayun, napakabuti ng Diyos sa buhay natin. Kaya natin tularan si David, huwag sa Saul. Masaul pa sa Ayub. Kaya ayan. Patay tuloy siyang parang Ayub. Ay, nagpakamatay pala si Saul. Ayun, mga kapatid, dito na tayo sa 1 Samuel 28 verse 4 and 5. Ang mga Pilisteo ay nagkampo sa Sunim at sina Saul naman ay sa Gilboa. Nanginig sa takot si Saul nang makita niya ang hukbo ng mga Pilisteo, o diba? Yung mga Pilisteo, ito yung mga kalaban nila nung pinamunuan ni Goliath na napatay ni David. Kung siya sana ay hindi siya traidor at hinayaan na lang nga niya si opinion ng atin, guys. At saka hindi naman tayo nakapokus doon sa kwento ni Saul at ni David, kundi yung sa buhay natin ngayon, guys, magamit natin to. Na kung may gumawa sa atin ng mabuti, abay, huwag naman natin traidorin, huwag naman natin gawa ng sama, gantihan ng sama. Pero kung tayo naman ay ginaganon ng ating mga tinulungan o ginawa ng mabuti, hayaan mo na sila. Hindi nila alam yung salita ng Lord. O di, huwag na rin naman tayong mag-focus doon. Kasi ginagawa naman natin yun para sa Panginoon. Kasi hanggang sa panahong ito, guys, may nangyayari na ganito. O, sinong tutularan natin, guys? Si David na lang din. O, kung hindi sana niya kinalaban si David na kakampi niya ng magiting niyang kawal, o di hindi sana siya nanginig dito sa takot. E tingnan mo dito sa 1 Samuel 28 verse 4 and 5. Nanginig sa takot si Saul. O nanginig din naman sila sa takot doon sa kay Goliath, doon sa chapter 17 nito, guys. Pero si David ang nakapatay doon sa kay Goliath, pinungo ng Pilisteo na higante. Tapos, yes. Nung napatay na niya,
Kaya mo, imbis to si King Saul ay magtanaw ng kabutihan. Tinaidor pa niya si David, gusto pa niya ipapatay. Siya tuloy ang napatay. Ayan, kung hindi niya yun yung magiting ng kawal, di sana'y si David pa rin yung lumaban doon. Di sana'y tagumpay pa rin sila. Okay, yung mga magawa ng mabuti sa kanino man yan sa atin. O, siya nila tapos sinagatian ng sama. Ay, karma is real nga. Eh, kung anong tinanim, babalik din yun. O, sige, nang mabuti ginawa sa'yo, eh, purok sa maniganti mo. Ayan, kaya yes. Nga natigbak na dito si King Saul, di ba? Kung siya sana'y naging mabuti kay David at tuloy-tuloy na lang niya hindi natin raidor, di sana hindi sila napatay. Ano? Ayan, sabi dito sa 1 Samuel 31 verse 1 and 2. Dinigma ng mga Pilistiyo ang mga Israelita. Ito yung mga pinamunuan ni Goliath, guys, na hindi pa naubos. Kaya ang mga Israelita ay nagsitakas at marami sa kanila ang namatay sa bundok Gilboa. Si Saul at ang kanyang mga anak ay inabutan ng mga Pilistiyo, pinatay ng mga Pilistiyo sina Jonathan, Abinadab at Melchizua. Ayan. Pati tuloy si Jonathan na kaibigan ni David namatay, napatay din. Thank you Lord sa mga salitang nito na talagang pag ikaw ay gusto mong patayin yung mga taong naggawa ng buti sa ikaw ang magpapatay. Ayan, hindi lang siya, pati yung mga anak niya, pati matauhan niya. Sabi ito mga anak ni Saul. O ayun, pati si Jonathan na pabilang doon. Kung sila hindi nila, hindi tinraidor ni King Saul itong si David, di tagumpay dapat nila tuloy-tuloy. Kasi ang Panginoong Yahweh nga ay tinutulungan si David. O, tinulungan na si David laban kay King Saul. Di ba? O, sinong gusto natin tularan? Si King Saul ba o si King David? 5 and 6, ayan, pati matuhan dito, ito si King Saul ay nasugatan ng malubha. Ay kaysa naman paglaruan sa mga Pilistiyo, baka kung ano pang pitik-pitikin yung kanyang bunbunan. Kaya inutusan yung kanyang tauhan na papatayin daw siya, ay takot naman tong tauhan niya, ay dinagkamatay na lang si Saul. Ayan, pati yung tauhan niya, natagdala ng sandata niya, ay dinagkamatay na rin, o diba? Ayan, pagka yung mga taong magawa ng mabuti sa kanya, ay tinraidor pa, gusto pa niyang ipapatay. Sabi nga doon sa 1 Samuel 17:17, ayun. Sila tuloy ang napatay. Ayun ba, 1 Samuel 31 verse 5 and 6, nang makita ng tagapagdala, nagpakamatay si King Saul. Ayun, hindi isa namatay guys, nagpakamatay. Diba si Judas naman, iba't iba yung kanilang paraanan ng pagkitil ng buhay nila guys. Si Ahitophel naman. 2 Samuel 17 verse 23 yata yun. Dahil sa ano, dahil sa pride. Dahil hindi siya sinunod. Ayun, nagpatiwakal siya. Si Judas naman dahil nakonsin siya. Ito naman si King Saul dahil ayaw niya mapaglaruan ng mga Pilistiyo. 1 Samuel 31 verse 5. Nang makita ng tagapagdala ng nagpamatay si Saul, ganoon din ang ginawa nito sa kanyang sarili. O diba? Kaya nang araw na iyon, subay-sabay na namatay si Saul ang tatlo niyang anak na lalaki, ang kanyang tagapagdala ng sandata at ang lahat ng kanyang mga tauhan. O diba? Ayun guys, nakakalungkot. Tama naman yung sinabi dito sa Kawikaan 17 verse 13. I'm so happy. Yung I'm mga so ginagawa daw sa kasamaan ang ginamti mo. Talagang wala kang patutunguhan. Kaya ayun, may matutunan tayo dito guys. O diba guys, sa palagay nyo guys, kung hindi tinraidor ni King Saul si ano si David, di sana yung mga Pilistiyo na yun naubos nila. Inubos naman talaga rin ni David yun. Ay sa halip na kasama niya si David para harapin yun, ay di si David pa hinabol niya ng hinabol. Isamantalang yun yung magiting ng tauhan na nakapatay kay Goliath doon sa 1 Samuel chapter 17. O diba guys, pagka sabi nga, basahin na natin yung ano, basahin na natin yung Kawikaan 17 verse 13, tapos 21:18, praise God. Ano sabi dito? Dito tayo magbabalik guys. Kapag masama ang ginanti sa mabuting ginawa, ang kapahamakan sa buhay ay hindi nawawala. O diba? Dahil sa kasamaan ng mga ginawa ni King Saul kay David, hindi na wala yung kapamakan sa buhay. Hanggang saan matay sila sabay-sabay, pati yung anak niya, na kung tutusin dapat si David kasagpin niya hanggang sa labanan nila. Tinraidor pa niya at gusto pa niya ipapatay, diba? Lahat ng hinangad niya para kay David, sa kanya nangyari.
napatay siya o nagpakamatay dahil wala naman na siyang magawa. Eh, samantalang magiting natauhan nga niya si David na sino, pinapatubaya ni Yahweh. Ayun, dahil ito si King Saul, dahil sa pride, dahil sa inggit, dahil sa katraiduran. Ayun, napahamak siya. Hindi lang siya, pati mga anak niya. Kaya, ayun guys. Kailangan tayo ay magtino at magtultol para huwag madama yung ating pamilya. Amen. Thank you, Lord.